Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo na maaari talagang matalo si Nauya Inoue ng bagong nakamamanghang taktika ni Marlon Tapales. Ang sweet science na galawan ay maaari talagang i-outbox ang halimaw ng Japan. Maraming Pinoy ang kumu-question ngayon sa bagong kampiyon ng Super Bantamweight Division na si Marlon Tapales. Bagamat nanalo ang ating kababayan, ay hindi daw impresibo ang kanyang pinakitang galawan. Kaya naman sa video ito, ay aalamin natin kung paano nga ba nanalo ang ating kababayan kontra sa kampiyon na kanyang nakalaban. At ito ang sweet science ni Marlon Tapales. Si Murodion Akmadalev ay isang napakalakas at taktikal na boksingero. Mahihirapan talagang manalo ang isang agresibong estilo kung makikipagsabayan dito. Isa pang problema ni Marlon Tapales ay pareha silang kaliwete, kaya napilitan si Marlon Tapales na gamitin ang sweet science na diskarte. Ito yung kasabihan sa boxing na tamaan ang kalaban at huwag magpatama sa kalaban. Estilong Floyd Mayweather ang mga galawan. Ngunit may isa pang problema si Marlon Tapales. Number 1 na boksingero si Akmadalev pagdating sa puntusan, dahil ito ay isang bronze at silver medalist na Olympian. Sa kanyang 85 na laban dito, halos lahat ng kanyang panalo ay galing sa pamamagitan ng puntos. Kaya naman isang sugal talaga ang gagawing pagbabago ng estilo ni Marlon Tapales. Sa kampo naman ni Akmadalev ay hindi nila alam ang pagbabago ng estilo ni Marlon Tapales. Kaya naman pinaghandaan nila ang isang agresibo at nakikipagsabayan, patay kung patay na Marlon Tapales na kalaban. Ngunit magugulat talaga ang lahat sa ipapakitang estilo ng ating kababayan, at hindi makakaporma si Akmadalev sa kanilang laban. Araw ng Sabado, April 8 taong 2023, sa Boeing Center Techport, San Antonio, Texas, magaganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Super Bantamweight Division. Laban ang magpapabago sa buhay ng ating kababayan kung magagawa niyang manalo sa laban. Paglalabanan nila dito ang dalawang titulo ng kampiyonato sa IBF at WBA Super Bantamweight Division na hawak ni Akmadalev. Sa round number 1, tinansya agad ni Marlon Tapales ang layo ng kalaban. Pinamalas agad nito ang kanyang malupit na depensa. At dahil nakuha na niya ang tamang distansya, matagumpay niyang naipatama ang napakalakas na left hook niya. Ang hinangaan talaga dito ng mga hurado ay hindi siya tinamaan ng counter na suntok ng kampiyon na kalaban. Malinaw na ito ay purong sweet science. Round number 2, kontrolado na ni Marlon Tapales ang laban. Isang napakalupit na kombinasyon ng kanyang pinakawalan at di siya magawang gantihan ng patama ng kalaban. Dito ay malilinis na powerful na suntok ang tinamo ng kalaban mula sa ating kababayan. Sa round number 3, mala Floyd Mayweather Jr. na ang depensa ni Marlon Tapales. Nag-aalangan naman sumuntok ang kalaban dahil makakounter lang siya ng ating kababayan. Halatang mabibigat talaga ang suntok ni Tapales, kaya nag-iingat ang kalaban. Round number 4, malupit pa rin ang depensa ni Marlon Tapales. Napipressure naman ang kalaban, kaya humanga ang mga hurado sa kanyang galawan. Sa round number 5, hindi pa rin mabasag ng kalaban ang matinding depensa ng ating kababayan. Ayan, nakuha pa rin ni Tapales ang round na ito sa kanilang bakbakan.
Round number 6, epektibo ang mga right jab ni Tapales. Grabe naman ang depensa ng ating kababayan na halos hindi magawang tamaan ng kalaban. This is what makes Andre Iguodala special. It's the position and the angle that he gets on opponents. It's the first time we've seen it. Chuck Latino, left hand there. A good one. He's heavy handed, so there's a lot of respect for the power of Tapales. Finally, we're seeing jabs. Two sharp jabs by Tapales. Both of them landed. There's some more jabs right there. Sa round number 7, sabayan na ang labanan. Ngunit mas nakakalamang dito sa mga malilinis na patama ang ating kababayan. Round number 8, kontrolado pa rin ni Marlon Tapales ang laban. Hindi pa rin makaporma sa kanya ang kampiyon na kalaban dahil ito sa kanyang malupit na sweet science na galawan. Sa round number 9, dito na naging malapalos si Marlon Tapales. Tumatama ang kanyang mga suntok sa kalaban habang naging untouchable siya at hindi siya magawang matamaan. Round number 10, desperado na ang kampiyon na tapusin si Tapales. Ngunit lumalaban po ang ating kababayan at pinapakita na siya ang dominante sa laban. Sa round number 11, matindi pa rin ang depensa ng ating kababayan. Hindi pa rin magawang wasaki ng kalaban habang palagi siyang natatamaan mula sa kamao ng ating kababayan. Round number 12, nakipagsabayan si Marlon Tapales. Muntik pa siyang ma-knockdown, pero ang kanyang matinding depensa at mga malinis na patama ang siyang nanaig sa laban. At ito ang sweet science ni Marlon Tapales na ating kababayan. Tapales showed the variety of skill defeating at Madaleb. He was boxing behind his outpost jab. Talagang tatalunin ng taktikang ito ang isang brawler na katulad ni Naoya Inoue. Punching and moving. Ito yung taktika ni Marlon Tapales na pwede niya talagang gawin sa isang halimaw ng Japan na kung saan titingnan niya mga suntok nito at iiwas siya rito at susuntukin niya si Naoya Inoue. Using shoulder roll defense effectively. Ito yung taktika ni Floyd Mayweather na gagamitin ni Marlon Tapales kontra sa halimaw ng Japan na kung saan mahirap talaga siyang patamaan. Ikaw, maniniwala ka ba na kaya talagang tapusin ni Tapales si Inoue?